Delubyo, tila ito ang naranasan ng ilang bahagi ng bansa sa naging pananalasa ng bagyong milenyo. Saksihan ngayong gabi ang paghagupit ng kalikasan at ang pag-usbong ng kabayanihan. Magandang gabi po. Ako naman, Arnold Flavio, at ito ang Emergency. Pagtama ng bagyong Milenyo, wala ng klase sa lahat ng antas bukas. Gabi ng Setyembre 28, nang lumabas sa balita ang banta ng bagyong Milenyo. Metro Manila bukas, klase sa lahat ng antas sa eskwela, suspendido na! Bagamat may maagang babala, tila nagulat pa rin ang marami sa tindi ng hagupit ng bagyo. Umaga pa lang, balot na sa dilim ang Kamaynlaan. Tama na rin ang lakas ng hangin ng paparating na bagyo. Sa mga oras na yon, unti-unti nang naranasan ang pinsanang hatid ng kalikasan. Pati ang mga billboard, hindi pinatawad ni Milenyo. Sinikap pang isalba ang inan. Hindi pa rin nakatakas ang nagsisilaki ang signage sa humahampas na hangin. Isinara ang ilang mga daan dahil sa banta ng mga pumapanong tarpulin na saninang pagbagsak din ang ilang poste. Nalalayan namin yung mga sasakyan dito dahil baka pumasok may mga aksidente. Okay. Pero tinawag na namin ito sa engineering namin, sir, para ma-respondehan. Sa lakas ng hangin, maging ang salamin ng ilang building, dilipat na. Nalalayan namin baka umagsak, sobrang lakas ng hangin eh. Dahil dito, nalagay sa panganib ang ilang dumadaan. Kung may salamin ito, bigla kami tinulak dito ng hangin. Pumalanda kami dito. Sa mga sandaling ito ay nasa ilalim ang Metro Manila ng pinaagitna ng bagyong Milenyo. At sa ipinakita niya ang lakas ng hangin na mula sa pagitan ng 130 km kada oras hanggang 160 km bawat oras, nagsilbi itong malaking banta sa mga residente ng Metro Manila. Tangong alas 12 ng tanghali nang dumaan ang mata ng bagyo sa Kamaynilaan. Sa kasagsagan ng bagyo, mabilis ang mga pangyayari. Dagasik si Milenyo nang halos sabay-sabay na pananalanta sa iba't ibang tako ng Kamaynilaan. Sa EDSA, hindi na nakayanan ng billboard na ito na lumaban sa hangin. Napagsakan ito ang isang FX, Revo at bus. Dahil dito, kamatayan ang sinapit ni Felipe Gumapon, driver ng FX. Gusto ko sana
attend siya nung graduation ng anak ko. March, si graduating ang bunso mong anak ko. Milagro naman kung ituring ni Manuel, driver ng nabagsakang Revo, ang pagkaligtas niya sa aksidente ng halos walang galos. Meron kasing sumalalak na kahoy sa ilalim ng sasakyan ko. Kukuhanin ko sana. Ngayon, nung papalabas pa lang ako nung pintuan ng sasakyan ko, bigla nang pumaksak yung billboard na yan. Sa pagdaan ng mata ng bagyo sa Pitas Tondo, sabay-sabay namang nagsibagsakan ang 10 container van. Dahil dito, 5 barong-barong ang napisa. Ay sa pag-asa, halos 3 oras lang ang itinagal ng bagyong Milenyo sa Calacan, Maynila. Ngunit sa pagdaan nito, libo-libo ng tao ang naging biktima. Daang-daang bahay ang nawasak. Samot-saring daan ang binaha at ilan nabawian ang buhay. Dakong alas 2 ng hapon nang makalis ang bagyo sa Kamaynilaan. Ngunit tila hindi pa dito nagtapos ang kanyang hagupit. Sa lakas na 110 kilometers per hour, tumaan kahapon sa Calacan, Maynila ang dilubyong Milenyo. Ayon sa pag-asa, halos 11 taon na ang nakararaan mula ng tamaan ng Calacan, Maynila ng ganitong katingding bagyo.